Guidelines naman po para sa mga malls and shopping areas na na-declare na under GCQ. Una-una, kinakailangan po talaga magkaroon ng social distancing. Lilimitahan po natin ang mga tao na papasok ng malls na sisiguraduhin na isang tao ay merong access sa 2 square meters. Ibig sabihin, 1:2. 1:2. Kung 200 square meter po ang tindahan, kinakailangan 100 persons lang ang pwedeng naroon. Kailangan po limitahan natin yung mga entrances at para po sa mga seniors, yung mga buntis at saka mayroong mga kapansanan, isa lang po ang pwedeng kasama. Kinakailangan po merong social distancing 1 meter apart. Kinakailangan mag-assign po tayo ng mga personnel dun sa mga mataong mga lugar at sa escalator naman po, every other step po ang tayo. Sa escalators, every other step. Tapos sa elevators po, ilimit na po natin ang pagsakay sa elevator sa mga malls. Hayaan na natin ang mga seniors, ang mga PWDs, mga buntis ang siyang gumamit ng elevators. Kinakailangan po magkaroon tayo ng mga silya o upuan para sa mga nag-aantay, kapareho ng mga silya na hinahanda ng ating mga supermarkets at grocery, no, na masigurado po yung social distancing. Kinakailangan magkaroon po tayo ng mga one-way flow para po ma-decongest yung mga pila at kinakailangan po increase natin ang police visibility. Kinakailangan magkaroon po tayo ng centralized pickup location sa mga delivery service providers. Ang aircon po hindi dapat malamig, 26 degrees, at wala po dapat wifi dahil kapag malamig at may wifi, marami pong tatambay. Wala muna po tayong sales at saka mga marketing events na magdadahilan para magdagsaan ng tao, no? At kinakailangan mag-implement pa po tayo ng iba pang mga hakbang gaya po ng express lanes kung kinakailangan.